try natin mag-analyze kung ano nga ba yung mga ibig sabihin ng determinate na to. Okay? Okay. So, for example, ito yung ating truss. Okay? Tapos, sinubject natin yan sa isang load. Yan, horizontal load, P. So, analyze natin kung ano mangyayari sa kanya. So, ito na yan. Paano yung movement nito? Pag ganito, tama ba? So, ang mangyayari, sasaluhin ng member na to, yung force na to. Okay, stable tayo rito. Okay? Ito naman, ano? Zero. Tama ba? Kasi wala naman vertical dito eh. So, ito lang sasalo sa kanya. Kaso, pagpunta rito, ipatatransfer natin yung load, compressive rin dito, tutulak. Ngayon, meron pa bang member dito para magsalo sa force na to? Wala na, okay? Ito, hindi naman niya kayang saluhin itong horizontal eh. Kasi zero rin to. Kasi wala namang vertical. So, paano yung magiging movement nito? Yung ating truss magiging ganito. Okay? Yan. Magdi-display siya. Magkakaroon siya ng ano? Displacement. Okay? Or, sa iba, delta. Okay? So, nagkaroon siya ng displacement. So, ibig sabihin, ang tawag sa structure na to is unstable. Okay? So, unstable yung structure natin. So, ito pwede lagay. Okay? Ito na lang. Ito. Unstable. So, sir, paano po naging unstable yan? So, try natin, ano, i-gamitin yung mismong, ano, equations. So, U, number of unknowns, internal and external supports. Okay? So, dito, U. Is equals to E. Okay? Ilan yung U natin? Reaction natin dito. Tatlo. Vertical, horizontal, and, and sa roller. So, 3. Plus, yung sa internal natin. Sabi natin sa truss, kailangan niya mag-carry ng ano, isang internal load, and that is actual load, compressive man or tensile. So, 1, 2, 3, 4. 4 members is equals to equations per connection. So, ito. So, kapag in-analyze natin yan, ito yung ating support. Ang pamangkin ko. So, ito yung ating ano, ito yung so, yan. Ganyan siya. Ngayon, ilan yung forces natin? 4. Pero ilan yung types of force natin? 2. Vertical and horizontal. Dito gagamit ng moment. Okay? Ibig sabihin, gagamit lamang tayo ng ano? Ilang equation? 2. Summation of forces horizontal, vertical, summation of forces horizontal. So, meron tayong ano? 2 equations per joint. So, ilan yung joint natin? 4. Okay? So, this is 7 less than 8. So, once yung ating unknown forces is less than to the number of equation, therefore, it is unstable. So, tama. Unstable talaga to. Okay? Nung inanalyze natin, unstable. Nung prinove natin sa equation, unstable. So, ano magagawin natin para maging stable yan? Ang gagawin natin, maglalagay tayo ng ano? Extra member. So, try natin dito. Apply natin ng load. P. Okay, analyze natin. Ito, carry niya yung load na to. Okay, ito zero pa rin. Okay. Nung tinulak niya yung dito, meron ba mag-support sa kanya? Yes, ito. So, supportahan niya yung ano, yung load na to. Okay? So, magiging tong ano, tensile. Tapos ngayon, pababa to, ano mangyayari dito? Magiging siyang ano, pataas. Para supportahan naman niya yung downward, ano, or yung kanyang Y component. Ito naman yung kanyang X component. Yung X component, siya yung sasalo rito. Yung kanyang Y component, ito naman yung sasalo doon. Okay? So, sabihin ano? Stable na siya. Statically, ano na siya? Statically determinate. So, i-prove natin. Gamit yung equation. So, U is equals to E. Ilan ang U natin? Ilan ulit yung reaction natin? Tatlo pa rin. So, meron tayong 3 equations. Plus, ilan yung unknowns natin? Sa internal. Okay, sabi natin isang ano, isang internal load para sa member ng truss. And ilan yung member natin? 1 2 3 4 5. So 5 is equals to ilang equations dito? Dagdagan natin yung ating ano, member dito. Inclined daw yung member. Ayun. Meron siya internal load.
ilan pa rin yung ano natin, type of forces? Tatlo. Vertical, horizontal, and incline. Pero yung incline natin, pwede natin siyang i-resolve into components. Tama ba? So, mawawala na to. O, ilan pa rin type ng forces natin? Vertical and horizontal. Therefore, meron tayong ano? Two equations per support and connection. Okay? So, sabihin, for yung connection natin, 1, 2, 3, 4. Sabihin, ano to? 8 is equal to 8. Sabihin, yung at sabi doon sa statically determinate structure, yung ating unknown forces is equal to number of equation. So, sabihin, ito ay statically determinate structure. Okay?